12 ng Abril, Biyernes, sa 5th linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo para batuhin si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa ang itinuro ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung ba't niyo ako binabato?" Sinagot siya ng mga Hudyo. "Binabato ka namin hindi dahil sa isang mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan sapagkat gayong ikaw ay tao, itinuturing mong Diyos ang iyong sarili." Sumagot sa kanila si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa batas ninyo, aking sinabi, mga Diyos kayo? Kaya tinawag na mga Diyos ang mga tumatanggap ng salitang ito ng Diyos at hindi mapawawalang saysay ang kasulatan. Kung gayon, nang sinabi kong ako ang anak ng Diyos, ako na pinabanal ng Ama at sinugo sa mundo, bakit niyo sinasabing paglapastangan ito? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Kung ginagawa ko naman, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala naman kayo sa mga gawa. Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama." Kaya muli nilang pinagtangkang dakpin si Jesus, ngunit nakatalilis siya sa kanilang kamay. At muli siyang lumayo pakabilang ibayo ng Jordan sa lugar na pinagbibinyagan ni Juan sa simula. At doon siya nanatili. Marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, "Hindi nga gumawa ng anumang tanda si Juan, pero nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa kanya." At dooy marami ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Ano ang pagkakaiba ng taong sipsip sa taong tapat? Pinagtutuunan ng pansin ng taong sipsip ang kapakinabangang matatamo niya ang kanyang pagsipsip. Alisin mo ang kapakinabang iyon, mawawala na rin siya. Sa kabilang banda, iniisip naman ng isang taong tapat kung ano ang maibibigay niya tungo sa makahulugang pakikipag-ugnayan niya sa taong binibigyan niya ng katapatan. Kumakabig ang taong sipsip, nagbibigay at nagpapaubaya ang taong tapat. Malinaw na ipinakita ni Jesus ang kanyang katapatan sa amang nagsugo sa kanya. Paulit-ulit nating narinig sa mga pagbasa nitong mga nagdaang araw na wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama. Pagpapatunay ang kanyang mabubuting ginawa na sumasa kanyang Ama at siya naman ay sumasa Ama. Sa kasamaang palad, hindi ito makita ng mga Hudyong nasa paligid niya. Sa paggawa natin ng mabuti, nakikita ng iba ang kabutihan ng Diyos. Pagsasagawa, bakit ka gumagawa ng mabuti?